let's talk about Bakayaka. Yes. Is there someone special in your life? Ngayon po wala pa rin na family. Tagal na! Kasi, tigris, hindi nga ako alis natutulog na. Kumbaga, alis di ko na nga rin nakikita yung pamilya ko. Pero sabi ko nga, ito na yun talaga eh. Ayoko naman sayangan. Ngayon pa ba akong ano? Ang tagal kong hinintay ito. Ngayon pa ba akong magpapakasarap? Ngayon pa ba gagawin lahat ng ano? Sabi ko, may tamang panahon para. Makes sense, di ba? Coco, at this point, meron ka pa bang mga insiguridad, insecurities? Marami po. Katulad? Sa personal dad ko, sa pagkatao ko, every time nakakita ko ng mga artista. Honestly, kahit sa mga roles, nahihirapan ako. Hindi ko nga kaya, hindi ko nga alam kung kaya kong gumanap ng mayaman or what. I think kaya. In my opinion. Palagay ko rin. Yes. Oo. Oo. Talaga. Nakakatuwa. It's inspiring. It's empowering na somebody like you who is on top of his game, meron mga ganun. Gaano ko na kayaman? I mean, how you know why I asked the question? I'm coming from a place where you work so hard. You really work so hard, Coco. I don't know how to phrase that. How rich are you? Comfortable enough? Oo. Sobra-sobra po. Oh, also because, alam mo kung bakit, napakasimple mo. Yeah. Diba? Napakasimple. Okay, ito na may konting intriga naman. Diretsahang tanong, is it true that in the past, when you worked with Kim Chiu, nagkaroon kayo ng tampuhan? Ang daming beses po. Parte pa ako ng isang noon. Ikwento nyo nga sa amin. Napas. No, but just an idea. I mean, just and how did you move beyond it? He hated us talaga. Nag-naughty lang kami ni Kimi. Matagal yun. Talaga. Mga ano, 1 month niya kaming di kinibo. But you guys are okay. You guys are okay. Actually, and how is it working with... go ahead. Bago po mag-start yung show, talaga, nakapag-usap kami ni Kim. Actually, hindi niya alam na, kumbaga, maraming beses niya ako nasaktan, na hindi niya sinasadya. Meron ganun. Siyempre, may mga time, lalo na ako lalaki ako, hindi ko naman ino-open sa kanya. Kumbaga, wait, pero ako nang sorry ako, diba? Opo. Ano bang ginawa mo? Mamaya. Okay. Basta yun, and then after that, nakapag-usap kami bago magsimula itong soap opera. Hanggang ngayon po, at least ayos lang. She had declarations before you started doing this soap na parang napre-pressure siya ng husto. Ikaw, I mean, ano yung iyong pakiramdam noong kayo na magkatrabaho? And let's be honest, di ba? Yeah. Miko, magkano kinita ng bride for rent? 330 million peso. Wow. Hit with Zian Lim. Siyempre, di ba, yun ang susundan mo. Na ano talaga, at meron talaga silang rabid, super loyal, makikipagpatayan na fans. Actually po, sobrang pressure po sa akin. Kasi nga, siyempre, unang-una, ngayon ko lang makakatambal si Kim. And sabi ko nga, siyempre, hindi ko alam kung tatanggapin din ako ng mga fans niya, ng mga tao na sa unang pagkatambal po na. And talking about the fans, naririnig ko na medyo hindi masyado hot ang mga fans ni Sian at saka ni Kim at saka ng Julia Coco, you know. How are you guys managing this situation? Kasi sa akin po dito, boy, artista ako eh. And then ito yung trabaho ko eh. Darating ang pagkakataon na iba't ibang tao ang makakatrabaho ko. Sa akin kasi talaga, nandito ako para magtrabaho. And I think fans have matured, di ba? Because of the product. That's right. Kasi sa nakikita ko pala ngayon, it feels so big. May Gone with the Wind feeling ito. And I shall never go hungry again. Uh-oh. Talk about ikaw lamang. Ayun, sa March 10 na po, sana po supportahan ko nila ulit. Ilang tulog na lang yan, ha? Oh. Yes. Uh-huh. Sino yung mga kasama dito, Coco? Kasama ko po dito si Kim Chiu, si Julia Montes, si Jake Cuenca, right. Sherry Paiticache, Sherry Hill, Ronaldo Valdez, Tirso Kuznitzer, at maraming. Directed by? Malu Sibilia and Abel Simpong.